Today, ay November pa, December 19, 2020. And then, last week, kasama yung dalawang estudyante na panlaban sa kasali sa PSC, Visibil, Philippine Sports Commission. Doon sa dalawang yun, may natutunan akong mga training at saka exercise na lalaman ko. Although, pwede ko naman siya makuha sa YouTube, pero definitely, wala naman akong ganun pera pang rent. Kasi, ang totoo niyan, kapag nasa sa riyaya ako, nakikiwifi lang kay Wate. And maraming salamat sa'yo, Wate. Shout out sa'yo and yung sa mga anak mo. Then, nakikicharge lang ako ng cellphone. Although yung aking cellphone naman ay hindi siya fast charger. Kaya matagal siyang mag-charge. Then, salamat din sa may-ari ng shop. And then, nandito ako para i-vlog ko na ito talaga yung gusto kong nung nakasama ko sila. Nag-effort ako na magdala ng PUM kahit lumayo yung PUM. Sa dalawang yun, marami ako natutunan. Yung mga kwentuhan, tapos yung mga sharing stories nung panahon na sila yung mga athletic pa sa school. Yung siyempre yung district, sa municipal, yung maraming ano yun, maraming kategory ano, na dapat kang mapasama sa national event. Pero, nagpapasalamat ako sa kanila dahil yung mga exercise, lalo na kay Jordan, natutunan ko tumakbo ng sprint. Then, yung natutunan ko, pwede ko rin siyang i-share doon sa aking anak na naging athletic din. So, nag-usap na kami ng anak ko na grade 9, mag-start na siya sumali sa pagiging atleta niya, athletic. So, yung natutunan ko yung Jordan ay malaking bagay yung para magamit ko at ma-share ko din sa anak ko. Alam mo ba na ako bilang solo parent, noong time na ito nga yung nanay ko, galing ako sa pamilyang yung nanay ko pala inom, papa ko naman, ganun. Walang nagbibigay sa akin ng anak, maging sundalo ka, anak, ito maging trabaho mo, anak, mag-aral ka. So, kulang ko sa mga ganung advice. Pero ako, pinupursigo yung anak ko na maging, maging sumali ka sa mga athletic, sumali ka sa Girl Scout, sumali ka sa Red Cross, sumali ka sa mga activities ng elementary, then high school. Ito na nga siya, grade 7 na. Pinipilit ko siya kasi, alam mo, kasi nung meron din kasi akong ginagawa ko to para sa kanya, hindi para sa akin. Kasi nung time ko, nung panahon ng estudyante ako, hindi ko siya nagawa. Nung older yung elementary ako, gusto kong sumali sa mga Boy Scout. Pero alam mo ba na sila yung naka-uniform. Gusto ko talaga sumali. So sinabi ko din sa parents ko yun, pero hindi ako nasuportahan. Hindi rin ako natulong pag-aaral, although lipat talaga ako sa lola ko. Then, salamat ako dahil yun yung naging buhay ko. Kundi dahil sa kanila, ay wala din akong natapos. Kasi nung nag-aaral ako, ako talaga yung pursugi sa buhay ko. Makakuha ng mga training, maghanap ng school na pwede ako mag-aaral, maghanap ako ng school para mag-libre. So, dinadaan ko yung salakad. Although, maraming bagay na hirap ako maisama sa tao. Siyempre, una, wala akong diga. Kasi mga classmate ko may mga pera, ako wala. So, laging bawang ko kulang. Then, lakad lang ako sa kalye. Minsan, nasasabihin ako, para kang, kasi hindi naman ako pala barkada, hindi naman na showy o gali ko. Parang tingin nila si Raul, itong tao mo ito, lakad. Pero hindi nila alam yun na ako nag-aaral. So, ayun, parang minsan nakikisa kayo sa mga jeep. Merong pamilya na yung nanay nila hindi niya katapos ang pag-aaral, pero yung anak ang sipag mag-aaral. At may talaga yung anak nila, hindi nakapagtapos yung nanay tatay nila, tapos yung anak nila ang sipag mag-aaral. Hindi yung magulang, hindi nga nagturo doon sa anak. Talagang sabi ko, totoo mo ba? Ano po tinuro niyan? Tinuruan ko lang anak ko nung naturoan pala. Nung nag-aaral lang siya, tinuruan siya abakada. Pero nung time na yon, parang yun lang yung gawain nung bata. Dahil hanggang sa nag-aaral siya elementary, hanggang nag-aaral talaga siya at nag-focus siya sa pag-aaral para lang matutunan. And tumalino. Hindi naman siya yung palabarkada din sa loob lang ng bahay.
Tapos gawain sa mga gawain sa bahay, gawain yung trabaho ng tatay, nanay sa trabaho. Pero may mga pamilya na mag-asawa na prosigido yung anak, prosigido yung magulang para pag-arali anak, tamad naman yung anak. Grabe. So talagang ano, ang hirap. Iba-iba kasi yung kinalakihan, iba-iba yung pamilyang nakasalumar, environment, kapitbahay. So talagang pinipilit yung anak ko na may iba kasi naging matigas na yung ulo ko, tapos di rin ako sumunod sa ganun. Mga payo sa akin ng mga nakikilala ko, ay mag-ano ka, ganun ko. Parang wala akong time na yung high school ko. Kaya pinuporsige ko yung ano ko para maiba yung takbo ng buhay niya. And ayun nga, maraming salamat din dahil yung ano ko naging athletic, nakasali sa Red Cross, pababa yung mga activities, nakapasalamat ako dahil pinuporsige ko yun. And then naging girls ko yun siya. And then high school ito, nagkaroon nga ng pandemic, kaya wala silang yung face to face kasi nagkaroon sila ng mga online module. So ano naman ako, very nasabi ko hindi ako perfect ng magulang, pero ginagawa ko pa rin yung ganang akin kasi yung time ko talagang hirap din ako. So supporta din ng lola, minsan supporta ko din talaga, nagpe-pedi ko ako sa Pleasantville, sa Maynila, sa Las Piñas, matapos sa pag-aaral nag-aalaga ng bata, utusan. Ayun, talagang hindi naman ako ganun katalino, parang siyempre gawa lang ako ng assignment, nangungopya, talagang ayun, naglilalakad. So tinit ko talaga makapagtapos ako ng high school at saka ng mga training. And meron namang pamilya na tatrabaho yung magulang nila, tapos yung tatay ganun din, tapos hindi nila nakasalumuha yung magulang nila, yung tatay nila, yung nanay nila, pero lumalaking matigas ang ulo ng bata. So nagkakaroon sila ng galit sa buhay nila. Dumating din sa punto kayo, pero inalis ko yun kasi nung nitong bandang huli nagkaroon ng pamilya, kahit pala ang dami mong ginawang mabuti sa anak mo, dating at dating na time na hindi nila naisip yung halaga ng buhay na ginagawa ng magulang para sa anak. And then ang hirap ngayon kasi ginagawa ko yung sa akin, pagdating ng nagkaroon sa pamilya, huwag kang, para sa akin, hindi ka dapat umayon na aasa ka sa anak mo na pag napatapos mo siya ng pag-aaral, uy, supportahan mo ako, imposible yun. Hindi ko yun ano, pero maging makatotohanan na ako kasi naramdaman ko yun eh. Siyempre magkakapamilya din siya, magkakasawa, tapos yun, ang hirap. So ako, kaya niisip ko nung dito na lang, naging solo parent ako, para bang, siyempre, magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng anak, tapos magkakaroon ka ng, kailangan may pera ka pang pagningkasakit, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pagkain, damit, siyempre yung mga pangangailangan ng bata, pangangailangan ng babae. Parang iniisip ko na parang yung kaligayahan na hinahanap ko sa isang tao, sa isang partner, para bang nawala na lang yun. Kasi pag iniisip ko yun at saka manunod ka ng mga problema ng nasa paligid mo, manunod ka ng mga problema ng mga asawa, problema ng mga chismosa, para bang iniisip mo na ayoko na mag-asawa. Kasi sinsan, kahit mag-asawa na kayo, 2 years, sobrang sarap ng pagsasama nyo. 3 years, ayan, andyan ang gulo. Hindi kayo compatible, hindi kayo pares ng gusto ng hilig. Ang hirap makakuha ng true love. Tapos ang hirap yung palakihin ng bata. Yung pangangailangan ng pangangailangan ko bilang pangangailangan pang katawan. Para bang inisip ko lang na ito yung maging outlet ko yung pagtakbo. Kaya nag-training ako. May mga tao na mga chismosa na shoutout sa mga chismosa at saka chismoso. Ang gagaling nyo. So, proud ako sa inyo dahil kundi dahil sa inyo, hindi ako makikilala na computer technician, hindi ako makikilala na runner kasi pinag-uusapan ako kaya napakahalaga ng buhay ko sa kanila. Hindi naman ako sikat na tao, pangit po ang vlog ko, pangit po yung mga video ko, pero proud ako, ginagawa ko to kasi gusto ko to. And nasisiyahan din ako pag napapanood ko yung sarili ko, pag nagsasalita ako, meron yung tao na nanonood ng video ko na pag nagsasalita ako, tawan-tawa siya. Pero ang hirap kasi nung pinagdadaanan ko yung pag-aaral ko, yung effort ko, paano ba maging hindi ako makapasa-pasa sa Jollibee, hindi ako makapasa sa McDo. Tapos para bang yun yung gusto kong gawin trabaho. Tapos sumasali ako. Ang sinali ako ng activities nung high school ako, yung dance group. Tapos hindi pa nga ako napasami sa talagang totoong sayawan. So
ang daming gustong gawin ng panahon ko, hindi ko siya nagawa. Pero pinipilit ko sa anak ko na, ito anak, maging scholar ka, maging runner ka. Kasi pag ginawa mo to, ito yung magiging buhay mo. Yun, ito yung mangyayari sa'yo, ito yung pwedeng mangyari at magbabago ng buhay mo. Pero mahirap maging runner. Kasi nung time na naisip ko na, oh, wala akong pag-aasawa. Oh, kasi may pangangailangan ako physical, kailangan ko na makausap. Tapos maraming problema. Hindi problema ng pera, problema ng ugali ng babae, problema sa sex, problema sa financial, problema sa pabayad ng kuryente, tubig, bahay, damit, tsaka yung mga dapat yung gawin, yung ingredients of love na kailangan, hindi sapat yung pag-ibig lang, lahat na, ang dami, kailangan itataguyod mo. Pero, paano kung ang mapapangasawa mo hindi ganun? So, sa panahon ngayon, iba ng panahon ng mga panahon nila, mama, ang magulang ko, nanay ko, na yung panahon nung una, kahit napakagulo ng lalaki o napakagulo ng babae, kahit mag-asawa sila, talaga nagsasakripisyo sila sa pagsasama. Dahil para silang kahit yung babae magulo, tapos yung lalaki magulo, para silang goma. Kahit anong, ang layas ng lalaki o ang layas ng babae, sila pa rin. Pero sa ngayon, iba na mga babae ngayon, iba na yung mga lalaki. Ayun, pag sa amin kasi sa mga runner, ako lang siguro nakakalam to. Kapag sa runner kasi, halimbawa, kalabang si Joseph, mabilis tumakbo si Joseph. Pag nalampasan ko si Joseph, ang tawag doon, natuhog ko siya. So, tuhog ang tawag doon. So, pag naman kayo 1 to 10, kasama ko sa 1 to 10, ang tawag doon, lead pack kung tawagin. So, yun yung tama. Para sa akin, terminology sa runner yun eh. So, natusok mo siya, natuhog mo siya kasi nalampasan mo siya. Nung time na nakapalad ako ng iba't ibang problema ng mga mag-asawa, talagang sasakripisyo na yung babae, nagtrabaho sa abroad, tapos yung anak nila, halos itodo na, ibigay na lahat ng mga pangangailangan sa mga anak. Tapos dumating na, hindi nila nakasalungo yung anak nila, problema, paano pagpalaki, hindi mo alam kung paano sila lumaki yung bata, paano sino nag-alaga sa kanila, paano sila pinalaki, paano sila inalagaan, ang hirap. So naisip ko talagang ang hirap yung pangangailangan physical na, huwag na lang kasi naramdaman ko yung lungkot. Pero nung natuto akong tumakbo, naging proud ako sa sarili ko kahit na kinukot siya ako ng mga kapitbahay namin. Halos, takbo yan, napapalaan yan, wala naman trabaho yan. Pero may mga tao na titignan yung panlabas na kanyuan mo lang. Ano yung nakikita sila? Ako, nasa Lucena ako, nagtatrabaho ako, nagsisikap ako kahit papano, naging chimoy nga ako, tagalinis na shop, nakikikain, nakikiwifi, lahat ginagawa ko para lang makaraos ako. Noong time na naglalight man ako sa mga patay, yun, pag nag-iilaw ako sa patay, kasi kasama ko yung videographer, photographer, makakain lang ako, makaraos lang ako. Kasi napakamahal ng pagkain sa panahon yun, 2020. Kung bumili ka nga ng longganisa dyan, 25 pesos na isang piraso lang yun. Bumili ka ng gulay, dati 20. Dati nakabili ng 15 ngayon, 25 pesos na. Ang konti lang yun ha. Napakahirap ng buhay ngayon. So, naisip ko talagang kailangan magtipid. And, siyempre, dumating sa punto na lagi ako nag-online, maghanap din ako ng makakasama sa buhay. Pero, ang hirap kasi, hindi din naman totoo yung mga ganyan-ganyan na mga na kuha ng mga partner sa mga social media. Hindi din siya totoo. Kasi, the more na pinost ng babae yung picture niya, hindi mo alam ang nag-post nyo ni asawa niya. Hinahanap ng lalaki, kaya niya pinost yung picture ng babae para hanapin kung sino talaga yung kaluguyo nung asawa niya. Kaya huwag kayong maniwala sa mga ganyan. So, kinikwento ko lang na napakahirap. So, naging outlet ko nga yung pagtakbo. And sa pagtakbo ko, naramdaman ko yung ginawa, yung outlet. Kasi pag napagod ka, hindi ka mag-iisip ng anong mga bagay na isipin. So, pag napagod ka, tulog ka na lang. Then, kapag nag-run ka, siyempre pag sumasali ka sa panrun, sa takbo sa Manila. Ako naman, nakikisabit lang ako. Pag may patakbo, yung pinapatakbo ko. Tapos, taga-picture, taga-buhat ng mga gamit nila. Kaya nakakalibro ako ng takbo sa Manila. So, yung takbo ko naman doon, minsan pangalan ko, naka-register. And pasalamat din ako sa mga kaibigan na nagtitiwala sa akin. So, ginawa ko siya. Naging outlet ako para, bilhin mo, 2 years lang na dumating sa akin yung pagsasama namin ng asawa ko. Tapos, napalaki ko yung ano ko. Sa tulong ng aking mga magulang suporta at saka yung pagtsatsaga. Then, talagang pinipilit ko na ito yung maging buhay mo, anak. Itong gawin mo. Kasi kapag wala kang purpose sa buhay mo, wala ka,
Kaya ako pinili ko na mag-aral ng computer technician, pinili ko mag-aral ng electrical, pinili ko mag-base computer, lahat programming. Kasi lahat ng gusto kong ituro sa iyo, tuturo ko talaga. Dahil pag oras nung dumating ka ng high school, yun yung isang natutunan ko. At sabi niya, pag unang magulang mo pa lang, yun yung unang guru mo. So, pag pumasok ka na ng high school, alam mo na paano mag-repair ng computer, alam mo na mag- gumawa ng solar, alam mo na paano gumawa ng electrical, paano mag-wiring, so paano mag-ano mag-computer technician. Para pagpasok mo, dahil ikaw ay Red Cross, ikaw ay nag-ating ka ng mga activities ng Red Cross, nag-ating ka ng Girl Scout, nag-ating ka ng mga ganun mga activities. Ano yun eh, yun yung mga bagay na hindi ko nagawa, hindi ko naman nagawa ng maging Boy Scout, hindi ko naman babae ka dahil ikaw ay Girl Scout. So yung mga bagay na dami ko na-miss nung high school ako. Tapos ang dami ko din gustong gawin nung panahon ko. Nung time na yun talagang hirap ako. Kaya gusto ko lagi nang inakausap. Huwag kang maniwala na hindi rin may katalino ng papa mo. Dahil ako nang sabi, kapag naging atleta ka, mag-iiba ang buhay mo. So talagang yung ginagawa ko sa buhay ko, talagang todo. May mga tao na pag-uusapan ka, pero salamat dahil may mga tao na walang iba nakakalala sa akin siguro, yung magulang ko lang, tapos yung taong nakakalala sa akin. Higit sa lahat, siyempre maraming salamat din sa nagpaaral sa akin. So, hindi ko siya makakalimutan. And sana tutuhan niyo yung pangako mo sa akin na patatapusin mo pa rin ako. So, lahat ginawa ko yun para lang gusto ko siyang ituro sa kanya. Then, magamit niya yun. Pagbuntay niya doon, makualify siya, good. Maging Navy siya, good, very good. So, ginagawa ko talaga yun para sa kanya. And then, ako, purpose ko lang talaga, tumakbo, magtrabaho, travel, mga malapit na lugar, o makapunta sa ibang lugar na pwede akong makarating sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na makakalibre ako, kaya may mag-sponsor sa akin. Salamat, dami mga kaibigan din ako na niyayaya ako. And, ang hirap, nung nagtulong ko yung takbo, pasalamat ako dahil una, hindi ako nagbibisyo. Makikita mo naman yung tao na inigarilyo. Ang mga labi niya, mga ilagi nila, may itim. And, siyempre, salamat din dahil matakaw akong kumain dahil sa pagtakbo. Naruto kong kumain ng madami. And, nung nagkaroon akong kakalala na ang hirap magkaroon ng sakit na stroke. So, yun, sa pagkain din na nakukuha din yun. And, nung panahon namin, nung ako'y bata pa, gusto ko magkasakit, lagnat, dahil gusto ko makatikim na ng Royal yun, at saka Skyplex. So, panahon ko yun, talagang ngayon, ang hirap ngayon magkasakit. Sa lahat ng sakit ngayon, iisa lang ang pahingis yan, COVID-19. COVID virus yan, yung COVID-19 virus na yan. So, talagang hirap. So, ngayon talaga, tiyatapos ko yung lagnat to. Dahil sa running, marami ako natunan sa dalawang batang yan. Exercise, tapos yung sharing stories, kaya magagamit ko siya para ituro ko sa anak ko. Lahat ng natutunan ko, gusto kong i-share sa kanya. Salamat, and then, salamat din dahil para sa iyo to, yung ginagawa ko, makakapamili ka ng buhay na gusto mo. Choose mo yun. Maging mabuhay na masaya, may pangarap, may focus ka para sa iyo. May edukasyon ka, gusto ko lang support lang sa pag-aaral mo. Ikaw mga kapamilya nyo ang gusto mong buhay. Dalawa lang naman yun eh, mapabuti, mapasama ka. And thank you dahil nakapag-vlog ako and gusto ko lang sabihin yung naramdaman ko. Maraming mga magulang ay kulang sa pagiging isang magulang. Physical, mental, talagang emotional. Ako, naranasan ko yun, ang dami kong kulang sa buhay, financial, yung pangaral, hindi ko din siya na nasasabi sa anak ko. May gusto ko sabihin sa anak ko na ito dapat kong gawin, pero gusto kong makatapos siya ng pag-aaral. Proud na ako nun, may mga tulong ako mag-anak. Thank you sa inyo and tulong magulang ko. Hindi habang buhay, pabata ka. So, habang buhay, pag may buhay, patanda ka. Hindi ka pabata, kaya pinipilit ko na maranasan mo habang high school ka, lahat ng activities gawin mo. Handa akong magbayad, anak.
totoo yan. Kagawin ko ng paraan, kahit kagawin paraan, magtitinda ako para lang sa'yo. Kung kailangan ko manalo sa laban ng marathon, gagawin ko para sa'yo. Kasi, iba yung may pinag-aralan. Pwede kang magkaroon ng negosyo, pwede kang magano, pwede kang gawin mo yung gusto mo, makabunta ka ng gusto mo. Pag naging runner ka, makabunta ka ng ibang bansa. Yun lang anak, pag-aaral, kailangan marunong kang ano. Marunong kang hatiin ang buhay mo. Bilang estudyante, bilang isang tao, bilang isang babae. Hatiin mo yung oras mo sa pag-aaral, pagiging atleta, gawain sa bahay. Nung scholar ako na, pinagmamalaki ko anak, yung mga trainings na pinag-aralan ko, yung hirap na pinagdaanan ko, yung nag-aaral ako. Ang hirap pumasa sa TM, Trino Methodology, ang hirap mag-aral. Pero kinaya ng papa mo yun. Yung mga certificate ko, pinaghirapan ko yun. Sinikap ko yun, nakisama ako sa mga klasmig ko, nagtisa ko ng gutom, nagtisa ko ng pag-isama, nagtisa kong magpuyat, magbayad ng print, yung gastos ko, pamasahe, pagkain, hindi nakalista sa lahat yan. Magkano yung ginastos ko, yung nahihirapan ako, umiiyak ako, wala akong pampaserox. Lahat dyan tiniis ko para lang makuha ko yung category na ako ay kung isang computer technician. Ang dami din ako mga bad records. Kasi may mga bad records na ginagawa ko bilang isang computer technician kasi hindi ko siya nagagawa na mabuti. Gusto ko tang supportahan sa pag-aaral mo. Gusto ko ituro lahat ng nalalaman ni Papa, gagawin ko para sa'yo. Anak, makinig sa akin. Hindi kita dadalhin sa masama. Mag-aral ka ng mabuti, anak. Para sa'yo. Ikaw masusunod. Basta, ikaw masunod yung anong gusto mong choice. Kung choice mong ayaw mo ako sundin, yun ang mangyayari sa'yo. Pag itong ginawa mo, yan. Kasi yung pinagdaan ni Papa mahirap. Maniwala ka sa akin. Hindi ako basta-basta nagkikwento ng nanuloko lang ako, nagbibiro lang ako. Yung pinag-aaralan niya mahirap. Kahit na naging runner ako, mahirap yung training, andyan yung kukutsain ka, andyan yung lahat na lang panlalait sa'yo. Magiging kalabag mo yung kamag-anak mo, kapatid mo, pero focus ka lang. Alam mo ba anak, yung kabayo, nakapikit lang yan. Nakasarado yung mata niya. Kasi kapag meron, ano siya, bakit ganun yung kabayo? Ha? Pag lumalaban. Alamin mo bakit? Sarado ang mata ng kabayo. Anak, nung bata pa ako, naglalaro ako ng palaka. Tapos nagkakarera kami ng palaka. Kaya pala nanalo yung palakang pinalaban ko sa finish line. Kaya siya nanalo. Kasi bingi siya. Bingi. Yung palakang sinisigawan namin, sisigawan kami kasi may pala kami pinapangkarera. Yung tumigil na yun, hindi yung bingi. Kaya hindi siya nakarating sa finish line. Ibig kong sabihin, yung lahat ng nagsasabi sa'yo ng mga, yun, huwag mong pakinggan mo yung sinasabi ng papa mo kasi gusto ko makatapos ka ng pag-aaral. Makakuha ka ng scholarship kasi alam mo, bahay natin, walang kuryente. Si mama lang yung hahanap buhay. Ako, kulang ako sa trabaho. Dami kong naaral, hindi naman ako makapasa sa mga ano, dami kong requirements, tapos may edad na rin ako. Huli na ang lahat eh. Kaya huli na. Kung noon ginawa ako maging pag-isundado ako, naging empleyado ako ng trabaho ni Papa, maganda na siguro yung buhay ko. So hindi ako nakinig. Ngayon pa, hindi ka pa makikinig sa akin. Anong nangyayari sa atin? Naikot lang ang mundo, anak. Ikot lang ang mundo. Yun, yung buhay ko. Baka gusto mong gawin yung buhay mo. Ang marami dyan, may mga babae matatalino. Naging matigas ang ulo nila sa magulang. Ano, nag-asawa, nag-abroad, nag-anak, tapos naging asawa ulit dalawa. Tapos may mga sama na loob yung mga anak sa magulang. Gusto mo ganun din mangyari sa'yo. Gusto mo mangyari din yung nangyari sa iba. So, parang pulubi anak eh. Yung pulubi. Di ba, nagbibigay tayo ng tulong sa pulubi? Yun. Di ba? So, yung itutulong mo sa pulubi, tulong mo na ng sarili mo para hindi ka maging pulubi. Ang hirap nung time na wala akong gamit. Sabi sa akin, huwag kang puro hingi ng hingi. Nanghihiram lang ako ng payo.
hindi lahat ay hiram ng hiram o hingi ng hingi. Pag nasabihan ka ng taong ganyan, yan, saktan ako, kaya ako, kahit payong ko, naglalakad ako sa lugar natin, luma ang payong ko, proud ako kasi hindi ako nanghihiram ng gamit sa ibang tao kasi mahirap ang mga pagsabihan. Kasi dati yung time na lahat ng sinusuot mo, lahat ng hindi sa'yo, dati yung time na ano may meron ka, pinapagamit sa'yo, o ano meron ka, maging dalaga ka na, lahat ng hindi sa'yo, dati at magkakaroon ka ng kaibigan, ibang tao, may taong makakasalamuha mo lang, yan ang magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. May mga kasama ka sa trabaho, kaibigan mo, yan ang magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo, problema. Bakit nakilala pa kita? Kailangan marunong ka magdala ng problema. Lahat ng problema may solusyon. Lahat. So, kuta, kailangan marunong ka magdala. Ako, marami akong problema, pero dati hindi ako marunong magdala. Hanggang sa nakakilala na ako ng kaibigan ko na nagpapalakas sa kanya loob. Meron akong sinasabihan sa mga nandog ko, pero hindi lahat ng tao pwede mong pagkatiwalaan. Ano anak, kasi may mga tao na pwede kakatiwalaan mo, yung pa yung magdulugmok sa'yo, yung pa yung magtutumba sa'yo. Kailangan, may mga sekreto ka, na ano yung problema mo, pagdasal mo lang yun. So, doon ka lang magdasal. No? Ako, patanda na ako eh. 42 na ako, 43 na nga ako sa next March 2021. So, anak, abang may buhay. Huwag ka lang magbisyo, huwag ka lang mag-inom ng alak, huwag ka lang manigarilyo, layo ka lang yun sa mga yan. Sabi ko sa'yo, marami tayong kaya kwento sa'yo, kapag sumama ka sa matalino, magiging matalino ka, kapag sumama ka sa bobo, magiging bobo ka. Ganun lang yun anak, sabi ni Dr. Rosero sa yun. Meron siyang sinabi na kasabihan, ano, kung ano yung, ano mo, kaibigan mo, yung ka rin. Ano, so, meron siyang sinabi, mga, hindi ko pa, ano, pasahin mo na lang anak. So, ito yung gagawa ng buhay mo. Focus ka lang, mangarap ka para sa sarili mo. Ano, ang meron kang magulang, hindi ka niya iiwan. Ano, meron kang ama, kahit kailan, hindi ka niya iiwan. Si God yun. Si Jesus Christ yun. Salga lang. And marami akong pinagdaan ng problema, masakit. Pero sinishare ko sa'yo dahil gusto ko maging atletika. Aral ka lang. Hatiin mo yung oras mo sa pag-aaral. Pagiging bata, pagiging dalaga, pagiging atleta, pag-aaral, gawain bahay, enjoy mo yung buhay mo. Ano? Pag sawa-sawa ka na, nakuha mo na yung pangarap mo, dun mo gawin yung gusto mo. Hindi na ako mangingialam dun. Buhay mo na yon, travel ka, bumili ka ng gusto mo, bahay ka, nalo ka, gawin mo sa mabuti. Dalawa lang yon, maging mabuti, maging masama. Doon ka sa mabuti, huwag ka sa masama. Ano? Inyata mo lang, ang hirap magkaroon sakit, and then, pumili ka ng karapat-dapat para sa'yo. Huwag ka lang magagaya, huwag ka lang magbibisyo ng sigarilyo, layo ka. Ano kaya, sa bahay natin, at parang may usok, lagi may sunog, kasi ang daming usok doon, lahat sa sigarilyo. Yun, hindi pa nilalasan yung magkaroon sakit, pero pag tinapik sila ni God, alam mo na, may iisip lang nila na, eto, may sakit na ako. So, pili-pili kitang may ibang buhay mo. So, yun lang. And para sa'yo, yung sabi ko, lagi kong sinasabi sa'yo, maging mabuti. Yun lang. And sa paludang vlog na to, mahirap maging magulang. Mahirap pag wala kang pera. May kwentuhan kami nung naging kaibigan ko eh. Yun. Huwag mong pilitin yung magulang mo na ibigay lahat ng gusto mo. Kasi hanggang ganun lang iisip nila. Parang ganun eh. Huwag kang magdidiman. So, pasalamat ka na nabuhay ka sa mundong ito. Kasi, yun yung pinakamahalaga and marunong ka magpasalamat. Ano man ang kulang sa'yo, Diyos ang magpupuno. Yun lang and I love you anak. Bye for now. See you the next vlog na gagawin ko. Yung training, panoodin mo yung ginagawa namin para sa yun. Mag-aral ka mabuti. Basa ka lang, basa. Basa, enjoy mo lang buhay mo. At saka, basa lang yun, basa. Pag interesado ko sa pag-aaral, basa lang talaga. Yun lang and paalam. Bye-bye. See you mga next vlog natin. Vlog ko pala.